Shout out mga kamata, kamusta po kayo? Nais ko po muna batiin ang ating mga Muslim brothers and sisters. Ramadan Karim! Ayan, for today's video mga kamata, tayo po ay gagala. Naisipan ko nga po pala na i-voice record na lang kasi yun po ang nauuso. Malay mo, maging sikat tayo dahil Charis Pempeko na ngayon ay si Jake Cyrus. Habang papunta nga mga kamata, ayan, biglang pumatak yung ulan. Share ko lang po pala sa inyong mga kamata. Alam nyo po ba, dito po sa Muslim country, especially po dito sa bansang Kuwait, bibihira lang po talaga pala dito umulan. Ang galing. Tapos hindi po tulad dyan sa Pilipinas. Kapag umulan po dyan, magdamag. Dito po, oorasan mo lang, minsan minuto pa. Kaya okay na din po sa amin na umuulan para nadidiligan din po yung mga halaman. Mapapasanaol ka na lang talaga. Cherries, Pempeko na ngayon ay si Jake Cyrus. Habang on the way nga po pala mga kamata, sabi ko kay Sister Jane, videohan niya ako. Kunwari, binababa ko yun sa window. So, kapuyente, lampasali. Ayan na nga mga kamata, nasa Haraj na nga po kami. Diyan nga po pala kami binaba ng taxi driver. So, may mga bilihan po ng mga table at vanity mirror. Pero hindi po yan ang sadya namin mga kamata. Sa mga naghahanap po pala mga kabayan natin, mga kapal na kurtina na pwede ipadala, pwedeng-pwede po kayong pumunta dito sa Haraj. Po yung una kong binili mga kamata, heavy duty po na mga tools para po kay Papa Luis. Shoutout sa'yo Papa Luis, I love you po, miss na po kita. Tapos nagsimula na po kaming maghanap ng mga damit. Yan po ay malaukay-ukay po, kumbaga sa Pilipinas. Hindi nga po ako dyan masyado nakapag-take ng video mga kamata kasi nga po kausap ko po dyan si My Love. Kaya konti lang po talaga yung nabili ko, 4 na piraso lang po. Nakyutan nga po pala ako dyan mga kamata kaya napabili ako nyan, 4 na piraso and mura lang 100 feels. Ayan lang po pala yung mga nabili ko. After nun mga kamata, pagkaalawak bar din po, na time nakakain na po ang ating mga Muslim brothers and sister, umalis na din po pala kami nila sisters. Ayan nga po, nagpa-video ulit ako kay Sister Jen. Kesyo imo-imo daw ako dyan mga kamata. Perte! Lampasali mo ne! Nung pauwi na nga po kami mga kamata, binidyohan ko na nga din po pala yung view para sa inyo po. Tingnan nyo naman, hindi na po naulan. Sabi ko naman po sa inyo kasi oras lang po talaga dito or minuto ang pagpatak ng ulan. Ayan nga po pala mga kamata, sa lahat po ng gustong pumunta dito sa Kuwait, promise kayo po yung mag-i-enjoy po dito kasi sobrang ganda po dito mga kamata. Highest currency din po pala dito mga kamata sa buong mundo. Ayan po yung view mga kamata. Tapos after po nyan, ay nakauwi na nga din po pala ako mga kamata. Ayan po, nagpahinga lang po kami dyan mga kamata, kumain. Tapos ayan po, gagala po ulit. Grabe ka pang kapapot kon. Syempre mga kamata, bagong sahod kaya ganyan po kami. Gala ngayon, nga later. Ayan na nga po pala yung view natin, mala S-Lex po. Lalakarin po natin yan. Dyan po pala ako mga kamata nagtatrabaho. Ang taas po ng building, di ba? Sobrang ganda po. Tapos, hindi po ganun ka-toxic ang trabaho. Cherries, Pempenko na ngayon ay si Jake Cyrus. Na-share ko na yan sa inyong mga kamata, yung paglalakad namin na napagkalayo-layo para lang po doon sa bus stop, doon po kami pupunta. Ayan nga po pala mga kamata yung share ko din sa inyo nung ako'y nagpariband, yung hagda na po yan. Tapos yung Marafi Tower, ayan nga po pala mga kamata yung sa city. Nakasakay na po kami niyan mga kamata sa bus, papunta po kaming Old Souk, Salmiya. 7:45 ng gabi na nga po kami nakarating po dyan sa mall kasi nga po dito Ramadan po mga kamata kaya ang open po ng mall ay 7:30 PM to 1 AM. Wala po palang traffic sa mga oras na yan mga kamata. Andyan na po pala kami sa Birkenstock kasi bibili po si Sister Chem ng bagay sa kanyang chinelas. At ayan na nga po yung natipuhan niya mga kamata. Sobrang bagay po sa kanyang paa. Kaya sobrang supportive po namin. Tignan niyo naman si Sister Jane. Naka-smile pa po. Ta-da! Sana all! Ang yaman! So ako naman po mga kamata pumunta sa Miniso kasi po kailangan ko po ng atomizer kasi po para po sa aking pabango. Ayoko po kasing dinadala ang bigat-bigat po sa bag kaya yan na lang po sana. Binayaran ko na nga po mga kamata. 1KD lang naman po yan. Tapos original pa. Nagana din po mga kamata. Siyempre nag-CR po muna kami mga kamata. Hindi po yan mawawala. Yung video-video picture-picture po sa
salamin. Piniflex ko nga po pala yung napakakit na singsing na nabili ko kanina sa Haraj. After po yun mga kamata, umalis na nga po pala kami sa Marina Mall kasi pupunta naman po kami sa ibang location. Yan nga po pala, dumaan na kami sa Lulu Hypermarket kasi gusto ni sister bumili ng kanyang pabango. Ayan nga po pala yung natipuhan niya, yung lilac. Nakakahilo mag-amoy-amoy pala ng pabango mga kamata. Dumaan lang po pala kami dyan sa Adidas. Tapos humiwalay na nga po ako sa dalawa kasi kailangan ko pong bumili ng stock ko. Diyan nga po pala ako nabili sa Kabayan. Diyan din po kami nag-grocery ng mga kailangan po namin sa bahay. I-share ko lang po yung itsura ng Kabayan. Maliit lang po pero nandyan po yung mga Philippine product. Since wala nga po pala tayo sa Pilipinas mga kamata, so expected natin mahal po talaga mga produkto galing Pilipinas. Kaya dinalawa ko na po yung lotion at nakasale naman po. Pagkakatapos nga po doon sa Kabayan, ako naman po pinuntahan ko ng aking mga sister at hindi ko alam kung nasaan na po sila. Nakita ko nga po nasa may Giordano, ayun po si Sister Jane. Si Sister Chem po pala ay nabili ng damit sa Giordano. Apakamamahal nga po ng Giordano sa Pilipinas, pero dito po afford naman po. Pero hindi po ako pumili. Si Sister Chem lang po ang bumili dyan mga kamata kasi nga po madami po siyang pera. Cheris! Ayan na nga po mga kamata, tinry nga po namin yung jacket potato. Yan po pala yung nakikita ko mga kamata sa TikTok doon sa UK. Masarap po pala yan mga kamata. Panoorin nyo na lang po kung paano po siya ipe-prepare. Siyempre maraming salamat po kay Lord sa blessings po na ibinibigay niya. Pagkatapos nga po namin kumain, nagpunta kami sa Al-Mahamad. Kinignan po namin yung mga souvenirs, yan po pala yung mga pera dito sa Kuwait. Pero yan po ay rough magnet mga kamata. Yan nga po pala yung mga tower po dito sa Kuwait. Lahat po yan ay rough magnet. Pwede po kayong mamili dyan. Yung iba po pala hindi po rough magnet. Pwede po yan isabit katulad po nyan. Pwede pong isabit sa wall nyo. Natuwa nga po ako mga kamata sa mga souvenirs na mga yan. Kaya nga po pag umuwi po ako ng Pilipinas, tsak nabibilhan ko po ng souvenir si Maring Anita at si Papa Luis kasi ang gaganda po, yan po ang mga gusto nila, yung pwedeng masabit po sa wall. Yan nga po yung napaka-cute na camel. Pagkatapos po ng buong araw naming lakotsa at napagod na din po ang aming mga paa. Maraming salamat nga po pala sa panonood nyo sa aming video. Sana po ay nagustuhan nyo. Huwag niyo pong kakalimutan i-like, share, and subscribe. Comment down below kung saan po nakarating ang aming video. Shoutout po sa family namin sa Pilipinas. I love you, my love. Bye-bye!